Tingin ko, pahiya rito si Sal Panelo at si Harry Roque. At siguro, lahat po ng mga nagkiklaim dyan na tama itong si Rodrigo Duterte sa kanyang sinasabi na dapat ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Kasi kung meron man talaga na dapat concern dyan sa paghihiwalay ng Mindanao, dapat yung mga sinasabi talaga na apektado ng sinasabi nilang pagmamaliit, pag hindi pagpa-priority at kung ano-ano pang negatibo na ibinibigay daw po ng national government dyan po sa Mindanao. Ngunit wala po yung katotohanan. Pabubulaanan po iyan sa pahayag nito pong si Congressman Adjong na kanya pong sinambit kanina sa isang katanungan ng reporter sa ginawa po nilang press conference kasama ng mga iba pang young guns kung tawagin dyan po sa House of Representatives. By the way, kanina kasi sa House of Representatives, nagsagawa po ng press conference ito pong mga ang edad ay nasa 40 pababa na mga kongresista except kay Congressman Suarez, ano? Nandoon po kasi sina Congressman nakalimutan ko bigla yung pangalan ng taga Sambales, ano? Congressman D, si Congressman Ortega, Congressman Adjong, and I'm sorry, nakalimutan ko talaga, Pugunho. Kung tama yung pagkakaalala ko, kung mali, i-correct nyo na lamang po ako. Abali lima po sila kanina. At marami po silang tinalakay na issue. Pero ang tumatak din po sa akin, at kung bakit po natin tinatapik ngayon ito, dahil ito po yung pinaka-best na kasagutan sa pagbara nitong si Attorney Sal Panelo sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. For context, ganito po kasi ang balita. Una, si Rodrigo Duterte, sinuggest niya ang isang separate and independent Mindanao. Panoorin po natin ito, mga tol. Declares his plan on the separation of Mindanao from the rest of the Philippines. In a press conference, Duterte says there is already a regrouping of local political forces that will start a movement campaigning for a separate and independent Mindanao. He clarifies that the movement is not a rebellion, nor won't be a bloody movement, but will instead follow the process established by the United Nations, wherein signatures are gathered and should be verified under oath or with the presence of other witnesses to signify the people's desire for the separation from the country. The former president also says that he would rather consider Mindanao to be independent, adding that nothing has happened in the Philippines after so many presidents. Naknang teteng, ano? After so many presidents, eh kasama siya doon. 6 na taon kang nanungkulan tapos walang nangyari sa Mindanao. Hindi ka ba nahihiya sa sarili mo? Dating Pangulong Rodrigo Duterte, para sambitin po ninyo ang mga katagang iyon. Ngayon, ang ating mahal na Pangulo, dahil may pagpapahalaga po ito sa ating konstitusyon. Dahil siya po, syempre, ang Pangulo ng Pilipinas at dapat ipatupad kung ano ang naaayon sa batas, sa saligang batas. Meron kasi tayong tinatawag na territorial integrity. At sinabi ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos sa isang talumpati niya na ang pagbabalak na ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas ay unconstitutional. At ito po ay kanyang hindi papahintulutan hanggang siya po ay nabubuhay. Pero ano po ang naging katugunan dyan nitong si Attorney Sal Panelo? Medyo sarcastic po ang dating ni Attorney Panelo rito. May pasabi-sabi pa siya na mahal niya si Pangulong Bongbong Marcos dahil napakabait nito. Pero syempre, kakampihan niya ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. After all, panatiko siya niyan eh. O, pakinggan po ninyo ha, ang tinig dito nitong si Attorney Sal Panelo. Mawalang galang na sa ating, alam niyo, mahal ko itong si Bongbong kasi mabait na tao ito. Eh. Pero I have to disagree. Yung sinabi niya, I will not allow even a square one inch na matanggal. Excuse me, Mr. President, wala akong tatanggalin kahit na magsisin. Kasi yung bahagi ng Pilipinas, binubuo yun ang mga Pilipino din eh. Hindi ko makuha yung logic niya, no? Wala daw tatanggalin kasi binubuo din ng mga Pilipino. Ibig sabihin ba, pagka inhiwalay ang Mindanao, Pilipino pa rin sila? Ano yun? Philippines, Mindanao? Parang ang gulo eh, no? Pero ang hirap kasi talagang magtanggol sa mali. Ganun lang kasimple yan, mga tol. Pagka mali kasi, mahirap talagang ipagtanggol at ipangatwiran. Kahit magaling kang abogado, magkakaproblema, kakatulad ng nakikita natin ngayon dito kay Sal Panelo.
By the way, hindi ko lang na-share dito sa ating programa ngayon, pero kung napanood nyo po ang vlog nitong si Professor Antonio Contreras, ipinaliwanag niya po doon na iba po ang sitwasyon sa Yugoslavia, sa Timor-Leste, at iba pang mga lugar sa iba't ibang panig po ng mundo. Ang suma total na kanyang sinasabi, kaya sila nagsisid kasi from one time, nabigyan po sila ng pagkakataon na maging independent. Nagkaroon po sila ng kasarinlan. At ayon po kay Professor Contreras, hindi po yan nangyari, not ever, sa Mindanao. Dahil ang Mindanao po ay bahagi talaga ng Pilipinas. At kailanman, hindi po ito nasakop ng kahit sino mang bansa at hindi po sila from one time nabigyan ng independence. Kaya malabo pong mangyari na ang Mindanao, sa pamamagitan po ng pangangalap ng pirma na ito na binabalak ng kampo ni Duterte, ay isisid sa Pilipinas. Yun daw po ay hindi pwedeng mangyari dahil unconstitutional at the same time, walang legal na basihan. Yet, eto si Attorney Panelo, pilit pinapangatwiranan ang naging kapahayagan na yan nitong si Rodrigo Duterte. It would be different kung dayuhan ang kukuha. Dapat, unawain muna natin. Let's probe it. Di, para saan pa? Kapwa Pilipino, porket kapwa Pilipino, taga Mindanao, Pilipino kasi ang kukuha, hindi na secession. Eh kaya nga kayo magsisid para magkaroon ng sariling gobyerno. Attorney Panelo, ngayon, yan ba ang saloobin ng mga taga Mindanao? Eh barado po kayo rito, Attorney Panelo, pakinggan po ninyo ang totoong saloobin ng isa sa mga taga Mindanao. At sila ang nagsasabi na sila talaga ang dapat, kung meron mang sabihin dito sa secession na ito, pakinggan ng mga Pilipino. Eh anong tugon nitong si Congressman Adjong? Panoorin po ninyo ito, mga tol. Last week po, kinontra na ni Pangulong Marcos Jr. yung isinusulong na secession or yung pagkalas ng Mindanao sa Pilipinas. Pero may sagot po si former President Duterte and he said, secession is a legal process, doesn't mean going to war. Kung kayo po yung tatanungin, ano po yung position nyo dito and do you think po appropriate for the government to pursue charges po versus former President Duterte and former House Speaker Pantaleon Alvarez na nagsusulong din po nitong secession? Thank you po. Anybody, sir? Yes, well, we'll start with the issue of secession because it really, the question of calling for independence really started in our community, in the ARM, way back in the 1960s, 70s, and up to the 80s, in early part of the 90s. And this resulted to series of peace negotiations between, initially, the Moro National Liberation Front. And following that, after the 1996 peace agreement, which was signed between the government of the Philippines and the MNLF, the MILF also had its own separate peace negotiation with the government of the Philippines. It started in 1997 during President Ramos's time when he declared a general cessation of hostilities in order to give way for the negotiations with the MILF. Now, we have already the BARM and we had the ARMM and we have the Bangsamoro Autonomous Region. I'm saying this because insofar as the call for secession is concerned, I think the Muslim community, minority Muslims in Mindanao, have the moral ascendancy to call. Napapakinggan mo yan, Attorney Sal Panelo? Sila yung merong moral ascendancy na manawagan kung kinakailangan ng secession. Hindi ikaw na taga Marikina, kapitbahay lang kita rito eh. Kalapit mo rito sa Pasig. Anong alam mo sa Mindanao? Anong alam mo sa nararamdaman ng mga totoong minority diyan po sa Mindanao? At ngayon, ito ang kanilang nararamdaman. Pakinggan mo po ito, Attorney Panelo. For secession in the first place. And this is due to, and I think this has already been accepted by the government, even in the previous administration, when former PRRD said that it's time to correct the injustices committed against the Moro people. So we have that ascendancy, the moral ascendancy, to speak about and call for independence. But if you ask us, that issue is already settled. Narinig mo, Attorney Panelo? Settled na yung issue. Ha? Sila mismo yung apektado.
Sabi nga ni Congressman Adyong dito, naranasan niyang namatayan ng kamag-anak. Narinig niya ang mga putukan ng gera. Tapos ikaw na taga Marikina, parang alam na alam mo ang nararamdaman ng mga taga Mindanao. And there is no clamor for us to pursue independence. In fact, we altogether abandoned the call for independence, and we have settled for genuine autonomy because there's no way to move forward than to embrace national polity, join the mainstream Filipino society in order to progress not only the Philippines but to ultimately ourselves. For the past several years, when the call for secession is very, very hot, and the revolutionary group movements were very active on the ground, there were no progress that we have seen in our areas. And this is precisely the reason why we have decided, and our elders have decided, that it's not fair to inherit the problem, pass on the problem to the next generation. I am the second generation of Muslim minority in the country who have seen the brunt of war. Ang gusto yata nitong si Sal Panelo, yung mga naranasan nitong sina Congressman Adyong at ng kanyang mga ninuno, maranasan ng mga susunod na henerasyon. Kaya pilit nila ngayong pinalalabas na tama yung secession. Pero makinig kayo, Attorney Panelo, ito na mismo, si Congressman Adyong na mismo, ang representative ng Lanao del Sur, ang nagsasabi na ayaw na po nila ng kaguluhan. Ayaw na po nilang maranasan yung naranasan nila at ng kanilang mga ninuno na maranasan po ng kanilang mga susunod na henerasyon, ng kanilang mga anak, apo, at kung sino-sino pang mga susunod na henerasyon sa kanila. Kaya yung issue ng secession, settled na yan. Tapos na. Meron ng BARM. Yung BARMM. At isa po itong magandang pagkakataon para sa kanila, minority, na magkaroon po ng sariling pamamahala sa kanilang rehiyon na siyempre sinusupervise pa rin ng ating Republika ng Pilipinas. O, tapos ngayon, gusto nyo magkagulo ulit dyan? O, kung hindi nyo man gusto magkagulo, gusto nyo guluhin ang isipan ng mga tao kasi gusto nyo maging independent ang Mindanao sa Pilipinas. Huwag naman ganon, Attorney Panelo. Maging fair naman po kayo sa harapan po ng inyong mga manunod, ng inyong mga supporter. Huwag nyo pong i-gaslight ang inyong mga supporter at paniwalain sila na kinakailangan po ng Mindanao na maihiwalay sa Pilipinas. Kasi hindi naman po kayo taga Mindanao. Ito mismong taga Mindanao ang nagsasabi na hindi po yan kailangan. I've seen it. I know the smell of a decomposing body. So I know the sound of a gun. So kami po yung unang-unang magsasabing tapos na po yan because we want to move forward. Now yes, it may be true that this is a democratic country. Anybody can say their piece. If you are dissatisfied or frustrated with your government, you can say whatever you want. But secession has a legal terminology. It is not loosely used by any ordinary people. When you call for a secession, and the national government is very clear, I don't think the national government, especially the security sector, would just hand independence to us on a silver platter. There will be resistance from the national government. And our law enforcement agencies, the security sector, particularly our armed forces, have sworn to protect the integrity and the sovereignty of our country, including our territory. So whatever threatens, whoever threatens that, the territory and the sovereignty of our country, our military or armed forces have the mandate and in fact the obligation and the responsibility to protect that. That's why President Marcos came out saying he will never surrender even an inch of our territory in the country. So I guess our leaders in Mindanao should be more circumspect because they have the chance to really improve the lives of the people. Ouch. No? Sakit nun. Ha? Nagbigyan kayo ng pagkakataon. Kasama ka dun, Panelo. Being the Presidential Chief Legal Counsel nitong si Rodrigo Duterte, 6 na taon ang ibinigay ng pagkakataon sa inyo.
Kaya huwag niyong sisihin ang present government na merong mga nangyayaring hindi maganda dyan sa Mindanao, magsisid na kayo. Sa totoo lamang, hindi naman interest ng mga taga-Mindanao ang tinitingnan ninyo. Kung hindi interest ng mga Duterte. In fact, sasabihin pa nga dito ni Congressman Adjong na ang city of Davao is one of the most progressive city in the country. How come na kayo pa ngayon ang may ganang manawagan ng pagsasarili? Nak ng teteng talaga. And we've seen the fruit of the peace process and allow that to really have its own way of really bringing a progress in Mindanao. When you talk about Mindanao, Mindanao is composed of 33 provinces and many cities. If you discuss to me improvement or those who have not been receiving equal share from the national government, it's mostly the Muslim communities. If you go to Davao City, it's even more progressive than many cities here in... Diba, nakukuha mo? O, tapul na tapul kayo. Tapos kayo pa mayroong ganang mag-gaslight sa mga supporter ninyo na napapabayaan ang lugar ninyo. Nak ng teteng naman. Ha? Sila nga na mismong nangyari na nakaramdam, sabi nga ni Congressman Adjong, naranasan niyang maamoy ang decomposing body, ang putukan ng gera, ang mamatayan ng kamag-anak. Yet, ito siya. Hindi siya umaagree sa secession kasi ayaw niya na ng ganong kaguluhan na mangyari sa kanyang mga anak at sa mga darating pang henerasyon nila. Tapos kayo, ikaw, Salpanelo, nandito ka lang sa Marikina. Gusto mo secession? In Manila, I guess. Or in Visayas. If you go to Cagayan, and many, these are progressive cities and they don't have the... I guess wala ho silang rason para sabihin nila magsisid sila. Oh, nadinig nyo? Wala kayong rason, Rodrigo Duterte. Kung meron man sigurong may rason, sila yon. Pero recognize nila eh, na hindi naman talaga magtatagumpay ang secession. After all, gulo lamang ang dadalhin ito. Ngayon, meron ng BARMM. O, yun yung nakikita nila ngayong pag-asa para yung minority of Muslim na yan, makuha na yung nararapat na atensyon mula sa national government. O, tapos ngayon, igagaslight ninyo ulit ang inyong mga supporter. Ang mahirap kasi sa inyong mga supporter, antimano maniniwala ka agad, napapabayaan ng Mindanao. Pero tingnan nyo ang Davao, napabayaan ba 51 billion pesos sa loob ng 3 taon? Pinabayaan ba yon? So it's mostly about the Muslim communities, minority Muslim communities. Why is that? Because we've been subjected to series of armed conflict. And we do not want to happen that again. And I guess on the part of our military, if there's going to be a push for secession, then through a peaceful manner, nobody would even join the group. If you talk about taking up arms, that's another question. Because that would entail, I guess, a heinous crime that would, you know, that would be, you'd be facing heinous crimes because under the Vice Penal Code, there will be a lot of consequences if you did push more aggressive in your call. So, palawakin natin yung sinasabi ni Congressman Adjong. I believe, abogado ito. Yung tinutukoy niya, when someone or group of people rise publicly and taking arms against government, that is rebellion. Alam niyo ba kung ano kaparusahan ng rebellion? Reclusion perpetua. Pagkakakulong ng 20 years and one day to 40 years. I'm not a lawyer, pero I'm very familiar with that law. Ha? Criminologist ako eh. Kaya ngayon, sineshare ko sa inyo yun. Kasi ibang usapin yun. Ano, kapag ka merong pag-aaklas at gumamit ng puwersa, gumamit ng armas, rebellion yun. At different yun from secession. Ngayon, sinasabi nitong si Rodrigo Duterte na hindi naman sila gagamit ng armas. Pero ang nangyayari kasi, napapaniwala nyo yung mga supporter ninyo eh, na disadvantage ang Mindanao. Na ang Mindanao napapabayaan. Pero hindi nyo tinatanong sa sarili ninyo, 6 taon ako na nung kulan ah.
May nagawa ba ako sa Mindanao? Marami. Paano nyo ngayon sasabihin na napabayaan ng Mindanao? Diba? Totoo naman, marami kayong nagawa. Ang tanong, yung nagawa ba ninyo nag-translate into projects talaga? Kasi hanggang ngayon, nagtatanong kami, sa 51 billion pesos, ang dami nyong nagawa para magbigay ng pondo, pero bakit hanggang ngayon, yung mga supposed flood control projects, for example, na sana nakapagtigil dyan po sa nangyayari ngayon sa Mindanao ng mga flash flood at landslide, eh wala pong nakikita ang publiko. Kaya hanggang ngayon, nagtatanong kami. Congressman Paulo Duterte, hindi naman nakakalimot ang mga Pilipino. Baka pwede nyo naman pong i-explain saan po dinala yung 51 billion pesos. Kasi hindi po pera ng mga taga-Davao yan. Pera po yan ng mga Pilipino. Even ang mga nalilimos sa lansangan, kumakain po sila ng sardinas. At ang sardinas na kanilang binibili, meron pong value added tax. Ibig sabihin, kahit pulubi, nagbabayad ng buwis. Tapos concentrated dyan sa inyong distrito, 51 billion pesos. Ngayon, namomroblema kayo dyan, nadadamay ang national government dahil Pilipino pa rin naman kayo. After all, dapat wala nang problema na yan eh, kung nagamit sa tama yung budget. Hindi ko sinasabing corrupt kayo. Pero saan napunta yung budget? Balik tayo sa sinasabi dito nitong si Congressman Adjong. I guess my calling to our leaders, be more circumspect. If we should not use independence or the issue on secession of Mindanao as a political slogan. We should not use that loosely in order to express our dismay politically. This issue of secession have killed more than 1,000 great men. So let's put it to rest. We want to join the Philippines. We embrace unity. And let's support this administration call for unity. Wag po natin gamitin ito na political slogan or tirahin because we are frustrated personally, either politically, sa nakaupong mga leader. Huwag po. Kasi it adds insult to the memories of those who are fallen. And those, our troops, who have sacrificed their lives in order to protect the Philippines. I think at the least that we can do is to honor their memories and keep this country intact. Sana napakinggan mo yan, Attorney Panelo. Ha? Thousands of men, great men, according to kay Congressman Adjong, ang namatay dahil po sa secession na yan. Pero inabandon na nila yan, and according to him, it is already settled. At huwag niyong i-claim na pinababayaan ng Mindanao dahil mismo ang taga Mindanao ang nagsasabi na hindi totoo yan. At ikaw, taga Marikina ka, how come nasasabihin mong napapabayaan ng Mindanao, eh hindi ka naman taga Mindanao. Maraming maraming salamat sa inyo mga tol. Sana makarating ito kay Sal Panelo. At kung talagang mahal mo si Pangulong Bongbong Marcos, dahil nga sabi mo mabait ito, eh maging makatwiran ka naman sa pagtatanggol sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Para lamang lumabas na tagapagtanggol ka pa rin, kahit mali, babaloktutin mo eh, itutuwid mo. Tama ba yung termino na ginamit ko? Mali yata, ano? Kahit tama, babaluktutin mo at ang mali, itutuwid mo. Huwag ganun!